Magandang umaga po muli sa inyo mga kasabong. Welcome po dito sa munting YouTube channel po, Masal di Sabong Bicol. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe pa, subscribe nyo lang po para sa susunod po na episode o sa mga i-upload po natin na video, magiging updated na po kayo. Ngayon po, bali yung content po natin ngayon is gagawa po ako ng yung hatchery sa incubator. Ngayon, ito lang po yung gagamitin ko. Mga air scrap lang po yan. Ayan po, mga pinagdugtong-dugtong ko lang po. Ayan po, yung mga sinasabi na paraparaan lang po yan para makaproduce po tayo ng mga magagamit po natin dito sa pagmamanok. Ito po ay sa incubator. Magagamit din natin po sa pagmamanok. And ito po, bali magwawiring. Iwawiring ko ngayon so, yung sa mga ganito lang po, yung mga maliliit lang. Kung pag-wiring nito, napaka ano lang po nito, napaka basic lang po nito. Ayan, bali nangkat na natin, lagay lang natin dito sa tigkabilaan nila. Yung mga, hindi naman po ako totally electrician, pero natuto po akong magkabit ng wiring dito lang sa paggawa ng homemade incubator. Napakasimple lang po kasi yung wiring dito. Kaya kung gusto nyo pa pong matuto gumawa ng incubator, yung pag-wiring, yung pag-setup, napakadali lang po. Kasi meron na rin po akong mga na-i-upload na dito sa YouTube channel ko po. Step by step na rin po yung kung paano gumawa ng incubator. Sundan nyo na lang po. Ayan po mga kasabong, bali na ikabit na po natin siya, na dugtong-dugtong natin dito sa mga receptacle na maliliit po. Yung gamit natin na ilaw dito yung ganito lang po. Ayan, ganyan lang yung gagamitin natin. Ayan, mas maganda na po yung na ikabit na natin dito para paglatag natin dito sa pinakang lalagyan niya, mas hindi na po tayo mahirapan. Ayan po mga kasabong, bali nailatag na po natin yung ano, yung mga receptacle. I-ano na lang po natin na medyo tayo na po magbalansi kung para medyo kalat po yung init niya. Ayan po, ayan, mga tagpi-tagpi lang po yan. Ito po kasi ay pang personal ko lang naman po na hatchery. Hindi na po tayo bibili. Isa naman nakatingga yung mga scrap dito, mapakinabangan na natin. Sa atin naman, wala naman tayong karte-arte sa pagdating sa mga ganito. Unless na lang kung may magpapagawa po, siyempre, yung mga ano po na tinatawag, yung mga brand nyo naman po yung gagamitin natin. Ito po, pang personal ko lang po ito kasi yan po yung incubator ko na malaki. Gusto ko pong gumawa ng naka-separate na hatchery. Totally mayroon na rin po itong box. Ayan, yung box nya. Ito na po, dito ko na lang ilalagay yung box nya. Ito po rin yung mga scrap pa rin po yan ng mga plywood. Pinagkumpuni ko na lang. Ayan. Siyempre, hindi naman po ito pwedeng walang ano, hindi naman po ito pwedeng walang thermostat. Kailangan lagyan pa rin natin ng thermostat. Papakita ko po sa inyo paano po yung paggabit ng thermostat dito sa
dito po sa wire na to, para at least kung hindi nyo po napanood yung paggawa ko nung mga nauna kong video pag pag-set up nung analog thermostat type na ano po, yung magkukontrol dito sa init niya, para once na na-detect niya na po yung 38 to 39 degree na automatic na po siya mag-off. Ayan po, at ikakabit po natin yung thermostat. Balito po yung gagamitin natin na thermostat. Siyempre yung gagamitin natin na thermostat, yung brand new. Brand new din po, kasi wala naman po tayong pwede magamit na scrap na thermostat po. Kailangan po talaga is bago or brand new po talaga. Ayan, bali meron pa naman tayo natitira dito yung isa. Bali, yung sistema po nito, i-cut lang po natin dito yung wire. Estimate na lang natin kung saan natin ilalagay yung thermostat. Halimbawa, nandito siya. Kasi itong sensor niya po, kailangan nasa gitna ito. Dito na lang natin ito ilalagay. Dito po tayo magka-cut. Kung napapansin niyo po, yung wire talaga dalawa po yan. Ang ganyan. Putulin lang natin dito yung isa. Ayan o. Dito lang natin putulin. Ayan po. Bali, naputol na. Tapos, balatan natin to dito. Ayan. Tapos, dito rin po isa. Napakasimple lang po yung pag, ano nito, yung pag set up or yung pagkabit ng analog type na thermostat. Bali, yung isa po, yung nandito, kasi ito na po yung pinakang ano niya, dito natin ilalagay yung plug. Yung plug, nandito yung isa. Ito po kasing thermostat na to, kung mapapansin nyo po, ayan o. May, ayan po, bali, ito po number 1, number 2, tapos ito po yung leader C. Dito po natin ikakabit yung naka diretso po dito sa plug niya. Dito po yung isa. Ito po yung isa dito, kasi pinutol natin, di ba? Ayan, pinutol natin yung isa na wire. Yung isa po dito sa leader C. Pagkatapos yung isa naman dito sa number 1 ko po siya ikinakabit. Ito pong ano yan, itong disclaimer na lang po doon sa may mga anong thermostat, sa may mga ibang brand po. Kasi ito pong gamit ko, yung analog type po na thermostat. Once na hindi po natin to masyado ginalaw ng ginalaw, or inikot ng inikot, inaabot po ito ng halos may higit 5 taon po bago masira. Pero pag nilaruan po ito ng mga bata, kasi minsan gustong discovery ng bata, nag-on and off kasi yung ilaw once na iniikot nila yung nandito ito. Ito nakalagay kasi yan dyan. Once na inikot na ang inikot, nalulustrid po yan. Yun po yung nasisira sa kanya. Pero once na hindi po yan once na hindi po yan nagagalaw, tumatagal po yung servisyo niya. Halos mahigit 5 taon po. Kasi yung mga nauna ko pong mga ginawa, yung mga umorder sa akin, mayroon pong inabot ng 6 years hanggang sa medyo na-stack up na rin po siguro. Yun po, matagal po yung servisyo niya. Ayan, nakatape lang natin siya dito. Tapos itong isa, yung kaputol niya po, dito natin yan ilalagay sa number 1. Dito po sa isa. Kasi ang sistema po nito,
Ganito lang po kasimple yung ginawa ko kasi wala na, hindi na po ako maglalagay ng fan or blower. Kasi medyo maliit lang naman po yung box. Kayang-kaya niya naman pong isigrigit yung ano, yung init niya, saka naka ano po, naka hiwalay naman po yung mga ilaw niya, maliit lang naman po. Papakita ko rin po sa inyo once na may sinalang na po tayo dito para makita natin kung gaano po ka-effective yung ginawa natin na hatchery. Bali, okay na po ito na ikabit na, natin siya. Ganyan lang po. Bali, dito ko na lang po siya ilalagay sa pinakang itaas niya. Pagkatapos ito pong pinakang sensor, i-adjust na lang po natin papunta dito sa gitna. And bago, kailangan po nito, itong nandito, ibawasan po natin to kasi hindi aabot yung hindi po aabot yung tornilyo na gagamitin niya. Kaya mag iano po natin to, babawasan natin dito. Okay na po, bali ito na siya na ikabit na natin dito na. Tapos itong pinaka ano niya, dito na natin ito ilalagay. Nakaganyan na siya. Tapos dito, ito po i-adjust na lang natin ito dito sa gitna. Ano lang, gamitin natin. Tibay din ito. Ako natin. Hindi namin yung kakalas. Tapos ito. Para hindi siya mabuhol, lagyan na lang natin ng tape. Tapos ito yung lalagyan na lang natin ito ng plug. Saksak na natin. Okay na. Good na yan. Bali, ito na rin yung box niya. Ang sistema. Ganito na lang ito natin.
kakatik na natin daw. Okay. Good na po. Tapos, ito po, hindi na natin ito ipapako. Pwedeng ganyan na lang. Depende na rin kung pwedeng ipako, pwedeng hindi. Okay. Para pag nag-ayos po tayo ng ano, ng wiring niya, mas madali lang po. At kisa naman dito sa loob. Dito sa loob, gaganyan lang natin. Okay, pwede rin. Siguro ang maganda nito i-screw na lang para pag tanggal i-screw ganun lang, napakasimple lang. Tapos yung plug niya dito na ilalagay. Okay, nakalabas na. Tapos bali ito po yung ito yung ano, ito yung pinakang plug niya, pwede na natin itong ikabit dito. Iduktong na lang natin, ganyan lang. Okay na po. Sandali, at itatap lang natin. Bali, ano po, bali na kabit na natin. Tapos ito na yung plug niya. Tingnan natin. Kung tingnan natin kung gumana na siya. Nako. Wala po pala itong bilya. Lagyan muna natin ang tumbilya. Iyon natin. Ayan. Okay na. Bali, ayun na po. Bali, may ilaw na siya. Ayan na. Ayusin na lang natin ito. Gagawa na lang tayo ng yung pinakang hatchery natin ito. Ayan po. Bali, yung pag-setup nito, sandali na lang po yan. Bali, ayan po, may ilaw na siya. Siguro mas maganda nito, ano na lang po natin,
i-screw na lang po natin para pag may avaria sa wiring, tatanggal na lang po. Ayan po. Bali, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang po sa muli, Mang Saldi sa Bumbicol.